tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Lalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat pa rin tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, ari ng langit, Amang makapangyari. Jesu Kristo, na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Ang banal Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng Pagkabuhay,
Ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote. Ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwin ninyong mga tagapagtayo ng bahay at siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat na may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y
hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong nahuli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay.
Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Ngayon po ay Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Poong Jesus na muling nabuhay. Malakas na palakpak bilang papuri at pasasalamat. Batiin natin ang mga katabi natin. Happy Easter! Baka sabihin ng katabi mo, tapos na! Mali, meron bumati sa akin. Sabi niya, Father, belated Happy Easter. Mali! Hindi pa late. Easter pa lang. Kaya hindi pa late. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, tayo ay nasa oktaba kung tawagin. Bakit oktaba? 8 araw. Hindi sapat ang isang araw, ang isang linggo. Dahil ilang linggo nating ipagdiriwang ang tagumpay ng Poong Jesus Nazareno. Ang tagumpay ni Kristo, ang kaligtasan ng tao. Kaya ang Easter season ay hindi lang tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, kundi tungkol sa kaligtasan ng tao. Kaya mga kapatid, please, huwag sana natin bastang iwan, kalimutan na lang ang mga pinagnilayan natin, pinagdasalan natin nung Kwaresma, nung mahal na araw. Yun nga lang ang problema. Ugali kasi talaga nating mga tao ang mabilis makalimot. Madaling makalimot. Ano ang paborito nating makalimutan? Utang. Na yun totoo. Nakikita kayo at kilalang kilala kayo ng Poong Nazareno. Sino dito ang mga may utang na dapat bayaran, taas ang kamay? Bahala kayo, hindi kayo bibigyan ng Poon kung hindi kayo magsisinungaling kayo. Lahat ng naniniwala na hindi magtatagal, tutulungan siya ng Panginoon upang mabayaran at matapos na ang kanyang mga utang, pumalakpak tayo ng malakas. Alam nyo kung paano nyo mababayaran yan? Sabi nyo sa katabi nyo, huwag mong kalimutan. Pag hindi mo nakalimutan, mababayaran mo yan. Kasi pag yan ay kinalimutan mo na, ay talagang hindi mo mababayaran yan. Yan daw ang isa sa mga paboritong kalimutan ng tao. Pero puwera biro, mga kapatid, ugali natin, mabilis makalimot. Saan tayo hindi kagad nakakalimot? Akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. Akala mo nakalimutan ko na yung kasalanan mo. Akala mo nakalimutan ko na yung kapalpakan mo. Saan mabilis, madalas, at madaling makalimot ang tao? Sa mabuting ginagawa sa kanya. Sa magandang binibigay sa kanya.
Sino ang madalas na biktima niyan? Ang Diyos. Mabuti na lang ang Diyos, laging may mahabang pasensya. Mabuti na lang ang Diyos, laging may pang-unawa sa atin. Hinding-hindi ka makakalimutan ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin. Aminin natin minsan, pakiramdam mo, bakit parang nakalimutan na ako ng Diyos? Bakit parang laging sila? Bakit pag problema, ako naaalala ng Diyos? Bakit parang nakakalimutan ako ng Diyos? Bakit parang sila lang ang gumiginhawa, sila lang ang umaasenso, sila lang ang nagkakapera, sila lang ang nakikilala? Bakit parang nakalimutan ako ng Diyos? Hindi. Hinding-hindi ka makakalimutan ng Diyos. Maliban sa mga kasalanang pinagsisihan at pinatawad na ng Diyos na kinalimutan na niya, tandaan mo ito, walang hindi maaalala ang Diyos sa buhay mo. Walang hindi maaalala ang Diyos sa iyo. Kaya nga po siguro mga kapatid, itong linggong ito, paulit-ulit nating narinig ilang beses na muling nagpakilala, na muling nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang muling mabuhay. Siguro kaya paulit-ulit, ilang beses siyang nagpakilala, ni hindi nga siya kagad nakilala ng kanyang mga alagad. Akala nila multo, akala nila hardinero. Kasama na nila, hindi pa rin nila nakilala. Ganyan minsan, sa loob ng bahay, sa iisang komunidad, sa iisang ministry, sa iisang opisina, parang hindi kayo magkakakilala. Kasama na nila, pero parang hindi siya nakilala. Ganyan tayo kabilis makalimot. Nung isang linggo lang tinulungan ka, ngayon hindi mo na siya kilala. Nung isang araw lang binigyan ka, ngayon nakalimutan mo na. Nung isang buwan lang kung makiusap ka at may paiyak-iyak ka pa, ngayon huyo na sila. Sin mo na lang sila. Ganyan ang tao. Kaya nga tignan po ninyo sa ebanghelyo natin, noong parang nawala si Kristo sa kanila, ano ang ginawa ni Pedro? Sabi ni Pedro sa mga kasama niya, mangingisda na lang ako. Tutal wala na siya. Iniwan na niya tayo. So bumabalik siya sa dati niyang buhay. Anong sabi ng mga alagad? Sige, kami rin, mangingisda na lang. Ganyan tayo minsan. Hawa-hawa, damay-damay. Ikaw naman, gaya-gaya. Binago ka na ng Diyos. Gumagaya ka na naman sa iba. Inayos ka na niya, di ba? Pinatawad ka na. Pinagaling ka na. Minsang naubusan ka lang, nagkasakit ka lang. Wala na naman ng Diyos. Hindi mo na namang kilala ang Diyos. Anong nangyari sa mga alagad nung sila ay bumalik sa dati nilang buhay? May nahuli? Wala. Ganyan ang mangyayari. Wala kang mapapala pag binalikan mo ang dati mong gawaing masama. Kaya siguro mga kapatid, ilang beses nagpakita si Jesus para ipailala ang mga tinuro niya, ang mga binili niya, na kahit siya ay maghirap at mamatay, siya ay muling mabubuhay. Totoo at hindi magbabago ang salita ng Diyos. Walang anumang kasamaan o katalinuhan ng tao. Walang anumang kahinaan o kapangyarihan ng tao na pwedeng bumaluktot sa katotohanan, sa kabutihan ng Diyos.
At sa kanyang muling pagkabuhay, kahit na si Kristo ay nagtagumpay, makinig po kayo. Kahit na siya ay muling nabuhay, ipinakita niya sa kanyang mga alagad ang mga tanda ng kanyang sugat sa kamay, sa paa at tagiliran. Bakit? Para bigyan ang mundo ng bagong paraan, pananaw sa buhay na pwedeng pagpilian. Na kahit matindi ang mga pagsubok at paghihirap mo sa buhay, may ibang option, may ibang pagpipilian na pwede ka pa rin makaangat sa kabila ng maraming pagsubok at kasalanan. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kaya nang si Kristo ay muling nabuhay, makikita ang bakas ng kanyang sugat, pero siya'y matagumpay. Nung Easter Sunday, may isa pong magandang engkwentro ang nangyari sa pagitan nating mga Katoliko at mga kapatid nating Muslim nung linggo ito. Sa pangunguna ng ating interfaith, interreligious ministry ng Quiapo Church at sa tulong ni Administrator Sultan Jerry Magarong ng Quiapo Muslim Community, nakapagbigay po tayo ng simpleng ayuda, grocery sa mga kapatid nating Muslim dito sa Quiapo ngayong panahon ng Ramadan. Ito'y patunay lamang, mga kapatid, kung saan may pagbibigayan, kung saan may pagmamalasakitan, hindi imposible ang pagkakaisa at kapayapaan. Basta tularan natin ang mga alagad, kagaya ng sa unang pagbasa, pagkatapos nilang matutunan at maranasan ang mga ginawang kabutihan ni Kristo, ipinasa. Ginawa rin nila ito sa iba. Huwag lang nating pag-usapan. Pagtulong-tulungan nating ipagpatuloy sa salita at gawa. Ang tumulong, ang magligtas, ang maglingkod sa isa't isa. May nagtanong sa akin, Father, kanino mo namana ang pagtulong sa iba? Hindi lang po sa aking magulang. Namana ko rin ito sa mga taong tumulong din sa akin. Na mas marami pa rin taong marunong at kayang gumawa ng mabuti. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, tandaan, huwag mong kalilimutan. Sa kanyang muling pagkabuhay, binibigyan tayo ni Kristo ng bago at mas mabuting paraan para mabuhay. Laging mang may problema, hindi po mauubos ang biyaya. Laging mang may tukso, ililigtas pa rin tayo ng Poong Nazareno. Basta araw-araw, pag binago ka na ni Kristo, huwag ka nang magpapatalo sa kasamaan ng mundo, kundi mas piliin, mas pilitin mo pa rin maging mabuting tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya ng may ganap na tiwala at sabihin, Panginoong muling nabuhay,
pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko na muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga biktima ng mga kalamidad at trahedya sa ating bansa, ang mga katutubo at mga bilanggo, ang walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kapatid nating dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, gayon din ang mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
lubusin mo po ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanasis sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay sa ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga mahal nating yumao. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag mong kalimutan, mabuti kang tao. Huwag mong kalimutan gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang banal na rekliya ni Santa Teresa ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan bukas Sabado, April 15, 2023 sa ganap na 7 ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na 7 ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng mga wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo po ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang pasasalamat ng ating simbahan ng Quiapo sa inyo po hindi lamang sa pagsisimba kundi sa inyong pagbibigay ng tulong donasyon, financial man o material na bagay. Kayo pong mga nagpupunta dito sa simbahan at kahit ang mga nasa malalayong lugar na nagagawa pa rin magbahagi sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan. Salamat at hindi kayo nakakalimot. Tuwing Webes, ginagawa na po natin ang feeding program nating I Thursday para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan na mga walang tirahan. Kayo po ay maaring maging bahagi niyan. Miyerkules, maaari po kayong magpadala ng mga pagkain, prutas, tinapay, na maaari nating idagdag ibigay sa kanila. Pero yung mga bigas, dilata, noodles, kape at tubig, yan po ay aming malugod na tinatanggap. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa mga kabutihang hindi ninyo nakakalimutan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka
Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwala di ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati.